Welcome back, grade 2. Let's have our Filipino na. Okay, sa ating Filipino, pag-aaralan natin ang liham pangkaibigan or friendly letter. So, I'm gonna read an example of a friendly letter. 28 Sampaguita Street, Palmera Fairview, Quezon City, March 10, 2018. Mahal kong Ate Nanette, natanggap ko ang ipinadala mong liham or yung letter. I received your letter. Ipinabasa ko ito sa aking guro. Nagpakopya siya nito para ilagay sa aming bulletin board. Binigyan niya rin ng kopya ang aming klase at yung iba pang guro. Mapapalawak daw nito ang aming kaalaman tungkol sa lindol. Mabuti na lamang at masipag kang magsaliksik. Hihintayin ko ang susunod mong liham. Maraming salamat at kamusta rin kina Tito Greg at Tita Nelly. Nagpapasalamat, Lizette. So this one is a friend, liham pang kaibigan. Okay? So what is liham na pang kaibigan? Ang liham na pang kaibigan ay isang pasulat na anyo ng pakikipagtalastasan na karaniwang ipinadadala sa kamag-anak, sa relative, sa friend, or sa taong malapit na kakilala. Yung kakilala mo, you know this person. So, nung unang panahon, nung wala pang cellphone, walang internet, ito yung usong-uso nun. Lalo na yung mga nasa abroad na mga daddy or mommy. Naalala ko na nung bata pa si Teacher Bell kasi dati yung father ko nag-abroad. So nagpapadala siya ng letter at it takes months para bago ma-receive nung mother ko. And ba't nagawa ko din to nang ako'y college na. So nag-high school ako dun sa amin, then magka-college ako sa AUP, and then yung friend ko sa Quezon City siya. And then nagsulatan pa kami noon kasi nga wala pa ako nung cellphone eh. 2000 kon yun, 2004. Wala akong cellphone noon. Nagsulatan kami ng aking kaibigan. Yun yung last na nakaranas ako magsulat. 2004. Magsulat at makareceive ng letter galing sa kaibigan. Nung kami ay grade 6, tapos meron kaming sa sunod na barangay, may school din doon, meron kami na parang exchange letter sa ibang mga students. Makikipag-exchange kami ng letters. Makipagkaibigan kami, magtatanong kami kung ano yung pangkuha nila, ganun-ganun. So, naranasan din yun ni Teacher Bell nung siya ay elementary, nung grade 6 kami. Okay? So, yan yung liham pang kaibigan. So, meron tayong limang bahagi ng liham pang kaibigan. 5 parts. Ang una ay pamuhatan. Ano ang unang number 1? Correct. Ang number 1 is pamuhatan. So, what is pamuhatan? Sa pamuhatan, it's nakasulat dito yung tirahan, yung place nung sumulat at ang petsa ng pagsulat. Okay? Yung date ay yung address nung sender and the date kung kailan niya sinulat. Okay? So, kunyari si Teacher Bella magsusulat, ilalagay ko dito, Annex 6, Lalaan First, Silang Cavite. Then yung date ngayon, March 29. Ngayon kasi March 29. Pero bukas nyo pa ito ma-reread, March 30. Okay? March 31. Okay, March 29. So yun yung pamuhatan, yung number 1. Address ng sender and the date of kung kailan isinulat yung letter. Next, let's go to number 2. Bating panimula. Okay? So, dito nakasulat yung pangalan ng taong pinadalhan ng liham. Dito nakaswrite yung name kung para kanino yung letters. Yung receiver. Name ng receiver ng letter. And it ends with a comma or quit. Sometimes, tinatawag din itong bating pambungad. Okay?
Bating panimula. So number two is bating panimula. Mahal kong Ate Nanette or dear Inay. Dear Sam. Okay, may kuwit sa dulo. Dear Leia. Mahal kong Leia. Okay po? So yun yung pangalawang bahagi ng liham. Pangatlo, katawan ng liham, yung body, yung content, yung sasabihin mo dito nakalagay, okay? Dito nakasulat ang nais mong sabihin, whatever you want to say to that person. At sinusulat ito ng patalata. So dapat ito ay hindi dito nakalagay, dapat naka-forward to katulad dun sa example kanina. Eto, nakaganito. Okay po? Ang ating naka-forward siya, balalagyan nyo ng space muna, then write. This, ito yung patalata ang sinasabi. Okay? Pagkatapos ng period, diretso ulit. Then period. Okay po? Patalata. Ang ganyan yung ibig sabihin ng patalata. Okay? So katawan ng liham. Number four, bating pangwakas. Nagsasabi ito ng huling pagbati sa sumulat at nagtatapos din ito sa kuwit. Okay? Nagpapasalamat, kuwit. Nagmamahal, kuwit. Parang ganun. Okay? Sa English, sincerely yours. Lovingly yours. Parang ganun. Okay? And number five, lagda. Okay? Ito ang pangalan ng taong nagpadala ng liham. Yung sender. Sino yung nagpadala ng liham. Okay? So let's go back dun sa letter. Liham na pangkaibigan. Pamuhatan. Say pamuhatan. Correct. Bating panimula. Katawan ng liham. Bating pangwakas. Lagda. Okay? Yun dapat ang sunod-sunod. Again, pamuhatan. Bating panimula. Katawan ng liham, bating pangwakas, lagda. Okay po. So, ngayon ay get your book. Open it on page 323. Open it on page 323. So, you're gonna arrange yung parts ng liham pangkaibigan. Simula, isulat sa line yung number one. Ano yung unang makikita? Ano yung unang sinusulat? Pangalawa, pangatlo, pangapat, or panglima. Yung sunod-sunod. Okay, yung pagkasunod-sunod. Meron dito, babasahin ko, lagda. Pangilan ng lagda? Isa, pang number one ba yan? Body ng letter, katawan ng liham. Bating panimula. Greetings yan. Pamuhatan yung address. Bating pangwakas yung nagmamahal. Okay? Write 1 to 5. So, if you are done, if you are not yet done, you can pause this video. Those who are finished, let's go to your project. You are going to make a letter for your friend. Gumawa ng isang liham pangkaibigan at sundin ng wasto ang bahagi ng liham. Yung pinag-aralan natin, ito. Dapat ay nakasulat yung paganito. Okay po? Dapat ganito yung inyong gagawin. The address mo nung sender and the date kung kailan mo sinulat. Name ng iyong susulatan. Mahal kong Samia, parang ganon. And then yung body ng letter, katawan ng liham, yung anong sasabihin mo. Okay, anong gusto mong sabihin sa friend mo. And bating pangwakas and then your name. Dapat ganito yung pagkagawa ng letter. Okay po? And pagkatapos niyan, picturean niyo yung letter and pass it on or before April 5, 2021. Okay? So for your assignment, take a picture of page 323, then send it in our class dojo. And again, take a picture of your Philippine, your project, your letter, then pass it in our class dojo on or before April 5,
2021. Thank you everyone and see you all, see not tomorrow, see you next week. Bye!